Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at samahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, tinggi ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ang Biyernes ay atin din pong ginugunita ang kapistahan ni Santa Teresita ng Sanggol na si Jesus, dalaga at pantas ng simbahan. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inilaan mo ang iyong paghahari sa mga nagpapakumbaba at mga bata. Gawin mong kami lakas loob na makatahak sa landas ni Santa Teresita upang pakundangan sa kanyang pagdalangin, mahayag sa amin ang kadakilaan mo kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruk. Matuwid ang Panginoon naming Diyos, ngunit lipos kami ng kadustaan hanggang ngayon. Kaming mga taga-Huda, mga mamamayan ng Jerusalem, pati aming mga hari, mga pinuno, mga saserdote, mga propeta, at mga ninuno, pagkat nagkasala kami sa Panginoon naming Diyos, nilabag namin ang kanyang mga utos. Hindi kami nakinig sa kanya. Hindi namin sinunod ang mga tuntuning ibinigay niya sa amin. Mula nang ang mga ninuno namin ay ilabas ng Panginoon sa Ehipto, patuloy kami ng pagtataksil sa kanya hanggang ngayon. Naging suwail kami, kaya ngayon ay naghihirap kami. Nagaganap sa amin ang sumpa na ibinabala ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises, nang ang mga ninuno namin ay ialis niya sa Ehipto at dalhin sa isang lupaing mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Hindi namin pinakinggan ang mga salita ng Panginoon naming Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Ang sinunod namin ang masasamang hiling at panay kasamaan ang aming ginawa. Sumamba kami sa mga Diyos-Diyosan at gumawa kami ng kinasuklaman ng Panginoon.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Panginoong Diyos, pinasok ng hintil ang lupang pangako. Hayot iyong masdan, winasak ang lungsod, ang banal mong templo ay nilapastangan. Ang mga katawan ng mga lingkod mo'y ginawang pagkain niyong mga ibon. Ang kanilang laman sa mga halimaw ay ipinalamon. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Dugo ng bayan mo'y ibinubo nila sa buong palibot nitong Jerusalem. Animo ay tubig, sa dami ng patay ay walang naglilibing. Ang kalapit bansang dooy nakasaksi, hindi mapigilan yaong pagtatawa. Lahat sa palibot ay humahalakhak sa gayong nakita. Iyang iyong galit sa amin, O Poon, hanggang kailan ba kaya matatapos? Di na ba titigil ang pagkagalit mong sa amin tutupok? Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana. Kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kaming nagkasala'y patawaring ganap. At ang pagpupuri sa iyo ng madlay, hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Magsitayo po ang lahat. Ngayon, ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa ka, Korasin. Kawawa ka, Bethsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, di sinsanay, malaon na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat.
Isang magandang araw po sa inyong lahat. Palapakan natin ang poong Jesus Nazaren. Ay pinapaalalahanan tayo na yung pahalagahan ba, yung magkaroon at magpakita ng appreciation. Yung pag sinabing appreciation, yung nagiging masaya tayo sa kung ano yung natanggap natin, sa kung ano yung ibinigay sa atin, lalo tigit, ibinigay ng poong Jesus Nazareno. Yung appreciation na dapat ay binaon natin at baon-baon natin sa tuwing tayo po ay humaharap sa poong Jesus Nazareno. Hindi lang tayo basta pupunta dito, magdadasal, iiyak, ihingi na naman tayo ng sari-saring mga kahilingan natin, kundi may pagkakataon din, at ito yung araw na yan, na ipinaparating yung paanyaya sa atin ay iparating natin sa Diyos yung appreciation natin sa Kanyang kabutihan sa ating pang-araw-araw na buhay. At ako po ay naniniwala na lahat tayo ay pinagpala ng Diyos. Lahat po tayo ay biniyayaan ng Diyos. Umalapang nga po yung naniniwala na biniyayaan siya ng Diyos. Okay. At sana po ay ipakita natin sa Diyos, wag nating ikahiya, yung ating pong appreciation sa Kanya. Dahil mayroon pong mga tao, mayroon mga deboto na hindi naman pinabayaan, hindi naman tinanggihan ng Diyos, pero ang bilis makalimot. At tingnan po natin yung kwento ng mga Israelita sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Baruk. Ang sabi po dito, nilabag namin ang kanyang mga utos. Sabi, simula nang ilabas kami ng Panginoon sa Ehipto, nakalimot kami sa kanya. Hindi na kami nakinig sa kanya. Hindi na namin sinunod ang mga tuntuning ibinigay niya sa amin. Naging suwail kami. Kaya ngayon, naghihirap kami. Ang sinunod namin ang masamang hilig at panay kasamaan ang aming ginagawa. Sumamba kami sa mga diyos-diyosan at gumawa kami ng kinasusuklaman ng Panginoon. Ito ang ugali ng hindi marunong mag-appreciate sa kabutihang ginawa sa kanya ng Diyos. Yung ambilis bang makalimot, no? Yung kung dati halos maglulumuhod ka dito, pumupunta ka pag madaling araw, sumasaglit ka dito, umiiyak ka, nung ipinagkaloob naman sa iyo ng Diyos, yung hinihingi mo, wala na. Nakalimutan na natin ng Diyos. Pero dito, ang panyayang ano, kung marunong tayo mag-appreciate, ipakita naman natin sa pamamagitan ng pagbabago ng ugali, sa pagbabago ng ating mga kilos. Kaya kung titingnan natin, itong mensahe po ni Jesus, no, ng poong Jesus Nazareno sa ating Ebanghelyo, ano po ba yung mararamdaman? Ano yung dating nito sa atin? Kapag narinig natin na sinabi ng poong Jesus Nazareno, kawawa ka, Korasin. Kawawa ka, Bethsaida. Kawawa ka, Capernaum. Dahil kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga bagay na ginawa sa inyo, matagal na sana silang nagbago, nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Ano po ba yung dating nito sa atin? Pag tayo po ang kinausap ngayon, pag sinabing kawawa ka, palitan natin yung pangalan.
yung Korasin, Bethsaida, Capernaum, ito po ay mga bayan. Ito po yung mga lugar. Ito yung mga tao na kung tutuusin, mapalad na, maswerte, kasi sila po yung nakaranas ng pagtulong ni Jesus, nakakita ng napakarami at ginawa ng maraming milagro o himala. Maswerte sila dahil sila yung madalas at unang nakaranas ng mapaghimalang kamay ng Poong Jesus Nazareno. Sila ito, mga bayan, mga tao. E ngayon, kung ilalagay natin yung pangalan mo dito, ano ba, guilty ba tayo doon sa bahagi na nanghihinayang ang Diyos sa mga ibinigay sa atin? Kasi pag kawawa ka Korasin, kawawa ka Bethsaida, kawawa ka Capernaum. So kung ilalagay ko ang pangalan ko, kawawa ka Douglas. Kung ilalagay natin ang pangalan ninyo, ano bang pangalan po ninyo? Kawawa ka Loida. Kawawa ka, ano ba? Efren. Kawawa ka Juanito. Ano ba ba? Kawawa ka Maria. Ano bang pangalan po ninyo? Ilalagay natin dito. Ipapalit natin. Para mas personal yung dating ba nito. Okay, pwede ilagay natin. Kawawa ka mga ihos. Yan. Kawawa ka mga kolektora. Kawawa ka mga lay minister. Ilagay din natin. Kawawa ka mayor. Kawawa ka president. So lahat ilalagay natin dito. At para mas maintindihan natin, ito bang mensahe ng Diyos, ikaw po, no? Nangihinayang ba? At nararapat namang hinayang kasi kung sa iba ibinigay yung natanggap mo at ibinigay ng Diyos sa atin, sana mas matino na sila, sana mas maayos ang bansa natin, sana mas mabait ang simbahan, kung yung pagkapari ko ibinigay ba sa iba na marami namang mas karapat dapat maging pari pero sa akin ibinigay? Marami po. Sa mga kapulisan, no, na nagsisimba sa atin, shoutout po sa inyo, no? Pero deserve ba na isa ka sa mga pulis? Alam nyo, minsan, nanghihinayang talaga tayo, no? Kasi ang bansang Pilipinas, hinahangaan talaga. Ang mga Pilipino, hinahangaan talaga kasi may taglay na galing. Binigyan tayo ng Diyos ng kayamanan, ng kalikasan at ng mga tao. Ang yaman ng bansa ay yung tao, ang Pilipino, ang gagaling. Pero, di ba, yung kawawa tayo. Kasi yung mga galing, hindi natin pinararangalan, hindi natin sila pinapansin. Kaya sinong nakakaranas ng galing ng mga Pilipino? Mga ibang bansa. So bakit tayo naghihirap? Dahil sa ating pagkasuwail at sa ating patuloy na pagtalikon sa Diyos. Hindi tayo dapat nakakaranas ng gutom. Kasi sadyang mayaman ang ating likas na yaman, kagubatan, karagatan. Ang yaman natin. Sabihin natin, naghihirap tayo. O sinong may gawa? Isisisi na naman natin sa Diyos. Yan. Alam ko, hindi madali yung pinagdaanan po ninyo. Makarating lang dito. Pero hindi tayo nagpapigil. Bakit? Kasi gusto nating
iparating sa Diyos yung appreciation natin sa Kanya. Palapakan nga natin ulit ang Poong Jesus Nazareno. Ang bait naman ng Diyos talaga, no? Hindi nagkukulang ang Diyos sa atin. So, pag sumikapan din natin, ma-appreciate. Sa mga may trabaho, i-appreciate nyo may trabaho kayo. Sa mga magaganda, maayos ang kalusugan, i-appreciate ninyo ang magandang kalusugan na binigay ng Diyos. Huwag niyong sayangin. Ano man ang posisyon natin, itong pagkapare, sa mga nasa gobyerno, i-appreciate naman ninyo. I-appreciate natin itong posisyon at kapangyarihang ibinigay sa atin ng Diyos. I-appreciate mo naman, binigyan ka ng asawa. I-appreciate mo naman, binigyan kayo ng mga magulang. I-appreciate nyo naman ang Diyos. Matuto naman tayong magpahalaga sa mga bagay na mayroon tayo. At huwag na nating hintayin na pagdating ng araw, sasabihin sa atin ng Poong Nazareno, kung sa iba ko ibinigay yan, mas maayos na ang buhay nila. Pero ikaw ang binigyan. Kaya huwag nawang umabot sa punto na sasabihin na naman tayong nasa huli ang pagsisisi. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ipanalangin natin ang lahat ng lalaki at babae upang pakinggan nila si Kristo at tumugon sila sa tawag ng pagbabalik-loob at pagbabago. Ang ating pong itutugon, Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang simbahan naway maging instrumento ng pagpapanumbalik ng mga tao sa kawan at maging instrumento ng paghahanda sa kanilang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang mga pinuno ng mga bansa naway magkapit kamay sa pagdadala ng kalayaan at dangal sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Tayo naway mapanibago araw-araw sa pamamagitan ng pananalig sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa higit na mabuting pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang mga pinahina ng pagkakasakit naway mabigyang lakas sa pag-ibig at suporta ng kanilang mga kapamilya at mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang mga tapat na yumao, naway makamtan ang walang hanggang kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hiniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hiniling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay-alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdahan ng Diyos sa mga makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpaparangal kay Santa Teresita, ikaw ay aming dinadakila at pakundangan sa kapakumbabaan niyang iyong ikinatuwa ay ginaganap naming paglilingkod ay kalugdan mo nawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon, sa aming ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at angad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at umantong. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa ulat, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagahan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas
Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol ni Santa Teresita at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumaiyo. At sumaiyo rin. Magbigahan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Nazareno, patawad po
sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at kusay kay kasama ko. Ang samo ko dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kami, umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa at gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami papabayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at kusay kay kasama ko. Ang samo ko dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay magpaalab nawa sa aming pag-ibig na masidhing nag-ugnay kay Santa Teresita sa iyo at nagbubunsod sa kanya upang idalangin kaawaan mo ang lahat ng tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Manalangin tayo para sa pagbabaspas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po.
Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso inamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, I know.